Kabanata 2381. Habang binabasa niya, mas lalong lumalim ang ekspresyon niya. Matapos basahin ang kalahati nito, biglang kinilig si Lacey at napabulalas. Paano ito posible? How on earth? This must be a typo. It must be Mr. Wayne. Please take a look. Is this a typo? Tinulyapan ni Leonard ang kasunduan at tumanggi. Hindi po, Ms. Hinton. Paano tayo magkakatypo para sa ganoong malaking transaksyon? Mabilis na tinawag ni Lacey si Dexter. Bilasan mo, Dexter. Tignan mo ta, typo kaya ta. Kung hindi typo, no, imposible. Nang marinig iyon, binasa ni Dexter ang kasunduan. Oo naman. Ang kasunduan ay nakasaad na maaaring gumamit si Lacey ng 100 upang bumili ng 50% ng mga share ng Redwood Capital at maging kanilang pinakamalaking shareholder. Walang paraan na maaaring ito ay isang pagkakamali. Dahil ang hindi makatwirang kondisyon ay itinakda ni Dexter. Bumiti siya. Lacey, kapalagay ko ay hindi ito isang typo. Paano magagawa ng Redwood Capital ang gayong seryosong typo? Dapat ay sinsero sila sa pagpapalam sa iyo na bumili ng mga share ng Redwood Capital. Ilang beses pinagdaanan ni Lacey ang kasunduan. This is too surreal. Di hindi nangyayari sa mga drama sa telebisyon. Nawala yung iba. Hindi nila alam kung ano ang nakasulat sa kasunduan na maaaring magganyan kay Lacey. Maingat na pumunta ang kambal sa gilid ni Lacey. Anong problema, Ms. Hinton? May maitutulong ba kami? Inabot ni Lacey ang kasunduan sa kanila. Eto, tingnan mo. Sa tingin mo totoo ba ito? Nang makita nila ang nilalaman ng kasunduan, sabay-sabay na napasigaw ang kambal. Oh my goodness! Naka-on sa kanila exclaimed. Isa ha gusto mo bang bumili ng 51% ng mga share ng Redwood Capital? Mga tanga lang ang maniniwala na hindi typo. Sabi ng nakababata. Ngunit ngayon lang ito tinanggihan ni Mr. Wayne ng Redwood Capital. Hindi ito isang typo. Ito ay totoo. Ha? Mr. Wayne. So you're saying it's true. She can actually buy 51% off. Mga share ng Redwood Capital na may 100 lang. Seryosong tumango si Leonard. Oo, totoo yan. I swear it on my life. Napabuntong hininga ang kambal. Mr. Wayne. Bibigyan kita ng 100. Hindi. Bibigyan kita ng 1,000 para mailipat sa akin ang shares. Tahimik na ngumiti si Leonard. Samantala, habang nagbibiroan sila, si Daisy naman ay natigilan sa pagsasalita. Ang bagay kanina ay walang halaga kumpara sa nakakagulat na balitang narinig niya lang. 100 lang ang kailangan para mailipat ang pagmamay-ari ng 51% ng shares. Paano ito naiiba sa pagbibigay nito ng libre? Nawala ba sa isip ang mga tao mula sa Redwood Capital? Tama. Mga baliw lang ang gagawa ng ganyan. Hindi naniwala si Daisy at nagmamadaling nagtanong. Mr. Wayne. This is fake. Please tell me this agreement is fake. Here. I'll punit it up for you. Dahil doon, sumugod si Daisy para agawin ang kasunduan kay Lacey. Gayunpaman, hindi siya hahayaan ni Leonard na gawin ang gusto niya. Pinigilan niya si Daisy na may malamig na ngiti sa labi. Daisy, tigilan mo nga ako sa gulo. Kailan ka ba susuko? Sa sandaling iyon, opisyal na nawala ng galit si Daisy. Leonard, anong ibig sabihin nito? Nangako ka sa akin kahapon na, sampal. Pinigyan ni Leonard si Daisy ng 1 mahigpit na sampal sa mukha. Dahilan para mapa-address siya at madapa sa lupa. Sa kabila noon, hindi pa siya tapos.
Stomp dito toward Daisy and scolded. You beat it. Dati akong maingat at walang polusyon sa corruption. Ikaw ang nag-sugarcoat ng bitag at nahulog ako dito. Tinisira ang reputasyon ko. Tuturuan kita. Lesson ngayon. Bam! Pinitukan ni Leonard si Daisy. Ms. Quintan, let me tell you the truth today. It was actually Daisy who bribed me to work with her to set up you. Thankfully, natauhan ako sa tamang panahon bago ako gumawa ng malaking pagkakamali. Sana mapatawad mo ako. Ako. Kung hindi, bugbugin ko si Daisy hanggang mamatay at papatayin ko ang sarili ko para mabayaran ang mga kasalanan ko. Aniya, Kabanata 2382. Mas marahas na umatake si Leonard. Nang marinig iyon, sinaman ng tingin ni Lacey si Daisy. Ms. Daisy, sabi nga, what goes around comes around. You'll be punished one day for plotting against my company several times. Sabi ni Dexter, Lacey, hindi ba ito na ang parusa niya? By the way, I think you should sign the agreement. Kung hindi, bugbugin talaga ni Leonard si Daisy hanggang mamatay. Pareho silang karapat dapat na mamatay. But it'll be mahirap kung mamatay sila sa Linton Group. Sa totoo lang, ayaw pa ni Dexter na mamatay si Daisy. Kung tutuusin, gusto pa rin niya itong gamitin para tingnan ang backer niya. Gusto niyang malaman kung sino ang taong may sapat na kapangyarihan para gawin itong mayabang. Nag-aalalang bugbugin talaga ni Leonard si Daisy hanggang mamatay. Mabilis na sinabi ni Lacey. Okay, Mr. Wayne. Pipirmahan ko na. Nakahinga ng maluwag si Leonard nang marinig iyon. Salamat, Ms. Quintan. Maraming salamat. Nag-aalala talaga si Leonard na papatayin siya ni Dexter kapag nabigo siyang kumbansihin si Lacey na tanggapin ang shares. Naningkit ang mga mata ng kambal sa sobrang inis. Namimigay ka ng mga share na nagkakahalaga ng daan-daang bilyon. Ano ang ipinagpapasalamat mo sa kanya? Anong loika ito? Matapos pirmahan ni Lacey ang dokumento, takot na sinulyapan ni Leonard si Dexter. Sinaman ni Dexter nang tingin si Leonard. Senyales na makakaalis na siya. Nang makita iyon, mabilis na tumango si Len Road at excused sarili. Si Daisy, na napakasama ng katawan, ay nakatitig kay Leonard nang umalis ito. Naikuyom niya ang kanyang mga panga at nanumpa sa kanyang sarili na babalikan niya ito. Umupo si Dexter sa likod ng office table at malamig na iniskan ang mga supplier. Sige. It's time to settle our issues. Magkano ang kailangan kong bayaran para sa penalty fee mo? Name your prices. Namumula ang pisngi ng mga supplier na parang sinampal. Nagkaroon agad ng pin drop na katahimikan sa kwarto. Feeling rather impatient, Dexter said, hindi ba kayo nagmamadaling kunin ang penalty fee? I'm offering to pay for it now. Bakit walang nagsasalita sa inyo? Bilasan ninyo at pangalanan ang presyo ninyo ngayon. Nagkatinginan ang mga supplier. Nakaramdam ng conflict. Noon, nakumpirma na ang Linton Group ay nalugi. Kaya naman, sigurado sila na hindi sila makakakuha ng kahit isang sentimo mula sa Linton Group. Kaya naman tumabi sila kay Daisy. Naisip nila na ang pagpanig sa kanya ay magbibigay sa kanila ng isang magandang kinabukasan. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na ang Linton Group ay mahimalang muling mabubuhay nang sila ay nasa bingit ng pagbagsak. Hindi magtatagal para muling itayo ng Linton Group ang dating kaluwalhatian nito. Pagkatapos ng lahat, kasalukuyang nagmamay-ari sila ng 51% ng mga pagbabahagi ng Redwood Capital. Na nangangahulugang ang Redwood Capital ay subsidiary ng Linton Group. Magkasama, bubuo sila ng isang makapangyarihang alyansa at makakamit ang magagandang bagay. Kaya naman, ang mga supplier ay hindi kayang makipaggulo sa isang napakalakas na organisasyon.
Kasama rin doon si Daisy. Nang muli silang himukin ni Dexter ay isa-isang tumugon ang mga supplier. Ginoo, Cruz, huwag kang magalit. Pakinggan mo kami. Misunderstanding lang yun kanina. Kasalanan ni Daisy ang lahat. Ngayong naparusahan na siya, sa tingin mo ba ay maaayos pa ang hindi pagkakaunawaan? Siyempre, inaamin kong may uncertable kami responsibilidad para dito. Masyadong nais naming ipahayag ang aming team time na paghingi ng tawad. Mr. Cruz, patawarin mo kami. Pakiusap, bigyan kami ng isa pang pagkakataon. Mr. Cruz, kung magtutulungan kami sa hinaharap, tiyak na ibibigay namin sa Linton Group ang pinakamalaking bahagi ng kita. Kahit na hindi kami kumikita, sapat na ang aming pasasalamat na kipagkaibigan sa iyo. Mr. Cruz, humiti ng peke si Dexter at pinagmasdan sila. Haha, hindi ko maiwasang magtaka kung gaano kayo kakapal ng balat para magsabi ng mga ganyan. Mapapatawad mo ba ako kung humingi ako ng tawad pagkatapos mong saksakin ang bawat isa sa inyo? Kabanata 2383. Namula ang pisngi ng mga supplier dahil sa kahihiyan sa sinabi niya. At muli, sila ay mga taong negosyante. Naturally, mayroon silang mas mahusay na lakas ng pag-iisip kaysa sa iba. Iyon ay kung paano nila maisantibi ang kanilang ego at magpatuloy sa paghingi ng tawad kay Dexter. Ganun pa man, hindi nabigla si Dexter nang walang pagdadalawang isip na tinanggihan niya ang mga ito. Sa wakas, nawala ang galit ng mga supplier kay Dexter. Isang lalaking may malaking balbas ang humakbang na nagsasabing, Dexter, itigil mo na ang pagiging hindi makatwiran. Dapat mong matutunan kung paano mabuhay at hayaang mabuhay. Biglang pumalakpak si Dexter. Magandang kasabihan iyan. At muli, hindi ko nakikitang ginagawa ninyo ang parehong noong itinulak ninyo ang Linton Group sa limitasyon. Sabi ng may balbas na lalaki. Mabuti naman, Dexter, kung gusto mong sunugin ang lahat ng tulay. Sige na, malaking halaga ang mawawala sa iyo sa pagbabayad sa amin ng penalty fee. Kami naman, hindi harapin ang anumang pagkalugi. Sa katunayan, ikita pa kami ng kaunting pera. Malaki ito, pakibayaran na ang penalty fee ngayon. Sa kalahating ngiti, tinitigan ni Dexter ang balbas na lalaki. Okay, please tell me your name. Ang balbas na lalaki ay nagpahayag. Ang pangalan ko ay Javen Zibinska. Naglabas ng cheque si Dexter at nagtanong. Okay, so, magkano ang utang ng Linton Group? Sagot ni Javen, 100 million. Isinulat ni Dexter ang mga salitang 100 million sa cheque. Nang lalapit na sana si Javen para kunin ito, pinigilan siya ni Dexter. Hold on. May ipapakita ako sa'yo. Ano ito? Naguguluhan si Javen. Naglabas si Dexter ng isang stack ng mga dokumento mula sa drawer at inilapag sa mesa. Tinitigan ni Javen si Dexter na may pagdududa. Ano ito? Tinusubukan mo bang gumamit ng isang salansa ng walang kwentang bagay para takutin ako? Sa tingin mo ba ay gagana iyon? Matare na sagot ni Dexter. Bakit hindi mo tingnan? Tignan natin kung gagana o hindi. Kinuha ni Javen ang mga dokumento at sinilip ang mga ito. Namula ang mukha niya sa isang iglap. Kinapa niya ang malaking stack ng mga dokumento. Mukhang naguguluhan to the max. Cheaty. This is my company's account. How dare you steal them? Tila bag ito sa batas. I'm going to call the police. Tugon ni Dexter. Nako, hindi mo na kailangang dumaan sa gulo na yan. Tinawagan ko na sila para sa iyo. Matapang ka, Javen. Gumawa ka talaga ng mga peking account para makaiwas sa mga buwis noong nakaraang taon na nagkakahalaga ng 100 million. Ayon sa batas,
Kailangan mong magbayad ng hanggang 800 milyon kung matuklasan ito. Higit pa rito. Kailangan mong makulong ng isa't kalahating taon. Ang kulit mo. Discard. Kinuha ni Javen ang mga dokumento at sinunog. M. Nasunog na silang lahat. Wala ka ng ebidensya. Ay demanda kita ng paninirang puri. Umiling si Dexter. Bam Antong hininga. I must have overestimated your IQ. Do you really think I'll show you the original documents? They're copies. Ibinigay ko na yung original sa tax administration. Iikaw. Mabilis na nakahinga si Javen dahil sa galit na namumuo sa loob niya. Sa sandaling iyon, ang tunog ng sirena ng pulis ay narinig mula sa labas. Napatingin ang lahat sa direksyon ng tunog at nakita ang isang sasakyan ng pulis na mabilis na yumandar. Malinaw na nakasulat dito ang mga salitang tax inspector. Hindi na kinailangan pang isipin ng mga tao na parating na ang mga opisyal para kay Javen. Namula ang kanyang pisngi sa gulat. At natural. Ang una niyang reaksyon ay ang tumakas. Gayunpaman. Inulanan ni Dexter ang kanyang mga galaw. Naglabas si Dexter ng isang ammo needle. Ipinadala ito sa tuhod ni Javen. Namamanhid ang kanyang binti. At hindi na siya makagalaw. Malakas siyang bumagsak sa lupa. Dahilan para mabali ang isa niyang ngipin sa pagtama. Pumasok ang inspector ng buwis at iniskan ang eksena. Inihingi. Sino si Javen Zabinska? Ang legal na kinatawan ng Javen's Cultural Development Corporation. Lahat ay naglipat ng tingin kay Javen. Bukhang nalilito. Kabanata 2384. Anong meron kay Javen? Hindi ba dapat tumakas siya ngayon? Dapat siyang bumalik sa kumpanya. Linisin ang mga account. At alisin ang lahat ng ebidensya. Bakit hindi siya tumitakas? Nanghina kaya ang mga paa niya sa gulat. Napakaduwag. Sa isiping iyon. Unti-unting nagbago ang ekspresyon ng karamihan. Kung may mali sa mga account ng kumpanya ni Javen, magkakaroon din ng parehong problema ang sa kanila. Kung si Dexter ay may kopya ng aming mga account, agad namang namutla ang mukha ng lahat. May sumubok na tumakas bago sila nalaman. Takasama ang palad. Isang hilera ng mga security guard ang biglang sumulpot sa pintuan at pinigilan sila sa kanilang mga truck. Magkakaroon sila ng matinding problema kung maakit nila ang atensyon ng inspector ng buwis sa pamamagitan ng pagsisikap na umalis. Hindi nila kayang alertuhan siya ng hindi kinakailangan. Kaya naman, mabilis nilang inilabas ang kanilang mga telepono para tawagan ang kanilang mga sekretarya para gumawa ng mga pagbabago sa mga account. Nako! Pagkatapos nilang ilabas ang kanilang mga telepono ay napagtanto nilang walang signal. What the hell? Paanong ang isang mataong distritong tulad nito ay walang signal? Isa lang ang maaaring sagot dito. Dapat may nag-install ng signal jammer. Dapat itong gawin ni Dexter para pigilan kaming palihim na makipag-ugnayan sa aming mga empleyado. Kaya naman sinadya niyang i-jamming ang signals namin. Sa sandaling iyon ay napagtanto nilang nasa malalim silang problema. Ang taong puno ng kawalan ng pag-asa ay si Javen. Hindi niya maintindihan kung paanong ang kanyang perpektong malusog na binti ay biglang tumigil sa paggalaw kahit anong pilit niyang igalaw ito. Ang isa pang tax inspector ay sumigaw. Sino si Javen Zabinska ng Javen's Cultural Development Corporation? Bumiti ng mahina si Dexter. Officers, siya yun. Gusto niyang tumakas kanina. Pero pinigilan ko. Isang magalang na ngiti ang ipinakita ng dalawang opisyal kay Dexter. Salamat. Tinulungan nilang tumayo si Javen. Masyadong namamanhid ang kanyang binti kaya hindi siya makatayo. Malamig na tanong ng isa sa mga tax inspector. Javen, alam mo ba kung bakit kami nandito para sa iyo? Nagkunwaring pagkalito si Javen. Ha? Hindi ko alam. I've always abided by the law. You must have made a mistake. Nanunuya ang tax inspector.
Nasuri namin ang mga account ng iyong kumpanya at nalaman na nakagawa ka ng napakaraming peking bill para makaiwas sa buwis. Mayroon ka talagang ilang mga bola upang gawin ito. Javen gritted his teeth, denying. Ito ay isang pagkakamali. Na-frame na ako. Paano ako makakaiwas sa buwis? Someone must have said, hindi pinansin ng mga tax inspector ang kanyang paliwanag at dinala siya sa pamamagitan ng puwersa. Muli, nataranta ang lahat sa eksena. Akala nila ay inimbitahan ni Dexter ang mga maninangil ng buwis na tingnan ang kanilang mga buwis. Nagulat sila. Umalis na lang sila kasama si Javon. Kaya, naisip nila na hindi dumaan si Dexter sa kanilang mga account at walang ebidensya laban sa kanila. Sa pag-iisip na iyon, nakahinga sila ng maluwag. Sabi ni Dexter, "Okay, next." Nagpalitan ng tingin ang mga supplier. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Walang nang ahas na mauna. Maya-maya pa ay may tumayong payat na lalaki. "Pupunta ako." Malamig na sinulyapan siya ni Dexter. "Ang pangalan mo?" Sagot ng payat na lalaki. "Martin Morales. My friends call me Mr. Morales. Alam mo ba sa pagsasabi mo sa akin na kaya kong alisin ang bawat generation sa pamilya mo?" Humisi si Martin. "Oh, really? Takot na takot ako." Bumuso si Dexter at naglabas ng isang stack ng mga dokumento. Binuklat ang mga ito. Napangiti si Martin nang may pagkadismaya. "Dexter, if you're trying to get me into trouble by going through my taxes, I think you should give up on that idea. My brother-in-law works in the tax department. Kahit may mali sa taxes ko, itutulungan mo akong harapin ito. You're overthinking it. You've committed too many crimes. Masyadong madali para sa iyo ang pagpaparusa sa iyo dahil lang sa pag-iwas sa buwis." Curious na tanong ni Martin. "Oh, ano pang mga pakulo ang mayroon ka?" "Kabanata 2385. Sabi ni Dexter. "Alam mo, I don't even wanna make a move against you myself, baka madumihan ang kamay ko. May haharap sa iyo mamaya." Napangisi si Martin. "Hindi mo ba iniisip na masyado mong pinahahalagahan ang iyong sarili?" "Dexter, maaaring hindi ako isang malaking shot. Ngunit mayroon akong malalim na kasaysayan sa lupaing ito. Gusto mo bang harapin ako nang hindi kumikilos sa iyong sarili?" "Natatakot ako." "Mangyayari lang yan kapag nagsimulang lumipad ang mga baboy." Nagtawanan ang ibang mga supplier. Nang matapos niya ang kanyang mga salita, lumabo ang ilaw sa bulwagan. "May tao sa pinto." Sabi ng isa. "Sino yan?" Napalingon ang lahat sa pinto. Agad namang natano ang isang matipunong figure. Tinaranggan niya ang halos lahat ng sinag ng araw na naging sanhi ng pagdilim ng bulwagan. Hindi nagtagal ay may nakakilala sa bagong dating. "Si Mr. Tavian po." "Totoo nga, ang bagong dating ay ang kasalukuyang pinuno ng Redwood Capital. Ang Tavi Dexter na pinag-uusapan. At ang Mr. Tavian na tinutukoy ng karamihan." Sa sandaling ipahayag ang pagdating ni Tavian, ang kapaligiran sa pinangyarihan ay umabot sa kasukdulan. Alam ng lahat kung sino si Tavian. Noong tumataas si Tavian bilang isa sa mga batang talento sa industriya, kaya niyang lipulin ang buong mundo sa walang awa na paraan. Na manalo sa mga laban pagkatapos ng mga laban sa pamamagitan ng paggamit ng kakaunti mga lalaki. Matapos masakop ang underworld, hindi ginamit ni Tavian ang kanilang kapangyarihan para magdulot ng gulo at maging isang pinuno. Sa halip, pinalis niya silang lahat. Gumawa rin siya ng maraming oportunidad sa trabaho para sa mga sangkot sa underworld para masiguradong may kita sila. Sa katunayan, lahat ito ay salamat kay Tavian na halos kalahati ng mga boss sa bulwagan ay maaaring makamit ang kanilang kasalukuyang tagumpay. Sa kanilang mga mata, si Tavian ay parang isang Diyos.
isang tagapagligtas na ipinadala mula sa langit. Kaya naman, natatakot at iginagalang nila siya. Nang makita si Tavian, mabilis silang sumugod at pinalibutan siya. Mr. Tavian, pasensya na po sa kawalan namin ng hospitality. Please have a seat, Mr. Tavian. Hindi ka pa kumakain, di ba? We'll set up a few tables to treat you to a meal later. Maaari ko bang malaman kung ano ang layunin ng pagbisita mo ngayon? Marahil ay maaari mong ipaalam sa amin. At aayusin namin ito para sa iyo. Labis na inis ang nararamdaman ni Tavian. Oh, Diyos ko, hindi pinapansin yung mga tanga si Dexter. Pero masyado kayong magalang at magalang sa akin. Tinusubukan mo bang patayin ako? Paano ako makakatanggap ng mga ganoong treatment kung si Dexter ang nasa harapan ko? Sumigaw si Tavian. Magwala kayong lahat. Ang kanyang mga salita ay nagpatigil sa mga tao. At sila ay nagmamadaling lumayo sa kanya. Hindi nila maintindihan kung bakit napakabangis ni Tavian sa kanila. Hindi pa ba tayo naging mapagpatuloy? Tumakbo si Tavian patungo kay Dexter. At ang sumunod na pagkilos niya ay nagpalaglag ng panga ng mga tao. Dahan-dahan siyang yumuko at grr. Tumango si Dexter. Hindi ikaw. Ethan. Sana hindi pa ako huli. Zek. Nataranta ang lahat. Ano sa lupa? Anong nangyayari? Si Mr. Tavian ay dapat na isang taong mataas at makapangyarihan. At ang kanyang katayuan ay hindi matitinag. Bakit siya yumuyuko sa harap niya ng buong pagpapakumbaba? He's treating him with so much respect. Higit pa sa kung paano namin tinatrato si Mr. Tavian. Sino ba itong si Dexter? Paano niya ginagawang ganoon ang pakikitungo sa kanya ni Mr. Tavian? Ang ilang duwag ay nawala ng malay dahil sa takot. Habang ang mga mabilis ang isip ay gustong tumakas. Sa kasamaang palad. Pinigilan sila ng mga security guard. Sa huli, wala silang choice kundi kumuha ng pera para suhulan ang mga security guard. Laking gulat nila nang sumigaw ang security guard. Mga walang hiyang tao. How dare you guys bribe me? Ang kanyang booming voice ay agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Kasama na sina Dexter at Tavian. Nakakatakot ang mga titig ni Dexter at Tavian na nag-iisa kaya may bumagsak sa lupa. Nagsusuka ng abdo at nanginginig. Kabanata 2386. Napatingin si Dexter kay Tavian. Let's begin. I can't waste any more time. Okay. Maikling tugon ni Tavian. Pakiramdam ng lahat ay lalabas na ang kanilang mga puso mula sa kanilang mga dibdib. Kung tutuusin, kahit tanga alam ang ibig sabihin ni Dexter sa sinabi niya. Maliwanag. Oras na para simulan ang paghatol sa kanila. Tavian eyed Martin, saying, "You're impressive, Martin. Narinig kong sinisigawan mo si Dexter nung nakatayo ako sa labas. Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan kay Dexter." Sa sobrang takot ni Martin ay nanghina ang kanyang mga paa at napaluhod siya. "I'm sorry, Mr. Tavian. I was wrong. Paparusahan ko ang sarili ko bilang paghingi ng tawad kay Mr. Cruz. Mr. Cruz, maawa ka at patawarin mo ako. Wala talaga akong ideya na kakilala mo si Mr. Tavian." Humuso si Tavian. "Masyadong huli na upang pagsisihan ang iyong mga aksyon. Dapat alam mo na, patuloy na pagmamakaawa ni Martin. Walang tibo." Malamig na sinabi ni Tavian. "Martin, tinuhulan mo ang isang pinuno ng Housing Bureau at nanalo ka sa isang proyekto ng gobyerno. Pagkatapos noon, ginawa mo itong isang gusaling gawa ng Jerry na nagkakahalaga ng halos 8 tao. Sa imbestigasyon ng pulisya, tinuhulan mo ang isa pa. Public officer para maiahon ang sarili sa gulo. Tiyak na natatandaan mo pa ang pangyayaring ito.
Nablangko ang isip ni Martin. Chitty, chitty, chitty. Paano nalaman ni Mr. Tavian ang tungkol dito? Sinigurado kong lahat ng iyon ay ginawang mabuti. Walang nakakaalam nito maliban sa mga kasama. Gaano kalakas si Mr. Tavian? Paano siya nakakakuha ng napakaraming impormasyon? Ang krimen mismo ay sapat na upang sirain ang kanyang buong buhay. Sa sobrang takot ni Martin ay hindi siya naglakas loob na tingnan sa mata si Tavian. Nanginginig ang boses na sinabi ng una. Mr. Tavian, why you must be joking? How could it be real? I wouldn't do such thing even if I have the guts ta. Oh, really? Mukhang ayaw mong umamin ah. Humisi si Tavian. Pasok ka. Isang malaking grupo ng mga tao ang biglang sumugod. Nang marinig ang kaguluhan. Nalipat ang atensyon ng lahat sa pasukan. Napalunok si Martin nang makita niya kung sino ang mga bagong dating. Sila ang mga miyembro ng pamilya ng mga biktima ng insidente ng gusaling itinayo ng Jerry. Pagpasok pa lang nila ay nagsimula na sila. Saway ni Martin. Martin, mamamatay tao ka. Sir, kailangan mong humingi ng hustisya para sa amin. Noon, ipinadala ng taong ito ang mga miyembro ng pamilya natin sa kanilang pagkamatay para lang sa pera. Siya ay isang kriminal. Bawat sentimo na kanyang kinikita ay may bahid ng dugo ng mga inosenteng tao. Martin, gusto kong pagbayaran mo lahat ng kasalanang nagawa mo. Hindi narinig ni Martin kung ano ang tisabi ng iba pagkatapos nun kasi H ay masyadong o nabigla. Nagpanting ang tenga niya. At nahihilo na siya. Bumuso si Tavian at naglabas ng isang stack ng mga dokumento. Camden Wyatt. Lumabas ka dito. Nanginginig na lumabas ang isang lalaking kulay abo ang buhok. Mr. Tavian. Ako. Pinutol siya ni Tavian. Camden. Kailangan mo pa ba akong ipahayag ang mga krimen mo? Nagsimulang tumulo ang mga luha sa pisngi ni Camden. Mr. Tavian, mali akong napagbintangan. Buong buhay ko ay inosente ako. Wala akong ginawang mali. Ikaw. Tumawa ng malakas si Tavian. Well, you old geezer. Mukhang mas makapal ang balat mo dito kay Martin. How dare you call yourself innocent? Hindi mo ba sasabihin sa amin kung paano ka naging determinadong pumatay ng tao noon? Noong construction project ng Heavenly Sound Hotel, itinulak mo ang isang collaborator mula sa hagdan para kunin ang pondo ng proyekto niya. Nagpapeke ka pa ng ebidensya para maging aksidente ito kapag sa totoo lang, pinatay mo ang isang tao. Mas masahol pa iyon kaysa sa mga aksyon ni Martin. Namutla ka agad si Camden. Paano nalaman ni G. Tavian ang mga ganitong bagay? Nakakabaliw ito. Patuloy na sumisigaw si Tavian. Samson Lane. Lumabas ka at tanggapin mo ang iyong parusa. Rocco. Walsh. Pag-usapan natin ang mga krimen mo. Kabanata 2387. Sa loob ng kalahating oras. Inihayag ni Tavian ang mga krimen ng lahat. Ang lahat ng kanilang mga krimen ay sapat na malubha upang mabigyan ng parusang kamatayan. Namayani ang katahimikan. At napuno ng takot ang puso ng lahat. Walang nakakaalam kung ano ang naghihintay sa kanila. Binigyan ni Tavian si Dexter ng isang maingat na sulyap at sinabing, Dexter, paano natin sila haharapin? Mangyaring payuhan. At gagawin ko ang lahat ng iyong sasabihin. Malamig na pinagmasdan ni Dexter ang mga tao. Ang grupong ito ng mga lalaki ay nararapat na mamatay. Ang mga salitang, karapat dapat na mamatay, ay parang isang nakakabinging kulog na umalangaw-ngaw sa pandinig ng lahat. Kasalukuyan silang nasa rurok ng kanilang buhay. Ayaw mamatay ng ganun lang. Tinulyapan nila, pagmamakaawa ni Daisy. Ms. Daisy, tulungan mo kami. Nangako ka na magkakaroon tayo ng marangal at mayamang buhay.
Ayaw natin ngayon. Gusto lang nating maligtas ang ating buhay. With the final ounce of energy in her, Daisy gazed at Tavian. I don't care who you are. But this is between me and Dexter. You'd better not involved. Kung hindi, hindi mo nakakayanin kapag naghiganti ang mga backers ko sa ngalan ko. Mas naging maayos ang mga pangyayari nang tumahimik si Daisy dahil parang panggatong sa galit ni Tavian ang mga salitang lumabas sa bibig niya. Umakbang siya patungo kay Daisy. Nanatarante nang makita ang kanyang mga kilos. Tumigil ka. Tumigil ka nga dyan. What are you trying to do? Hindi na niya nakayanan ang panibagong palo ng isang matipunong lalaki. Tavian hissed. Ikaw dapat ang may kasalanan, di ba? How dare you mess with Dexter? You must be tired ng pamumuhay. Dahil doon, ibinato ni Tavian ang kanyang dalawang suntok. Isa sa kanyang tiyan at isa sa kanyang mukha. Matagal na umalangaw-ngaw sa bulwagan ang mga iyak ng paghihirap ni Daisy. Nakaramdam siya ng lubos na kalungkutan. Noon, binigyan siya ng special treatment dahil sa kanyang hitsura. May mga malalaking grupo pa nga ng mga lalaki na handang sumunod sa kanya na parang simps. Sa araw na iyon, gayunpaman, siya ay binugbog ni na Dexter, Leonard, at maging si Tavian. Para bang natatanggap niya ang lahat ng pambubugbog na nararapat sa kanyang buhay. Hindi tumigil si Tavian hanggang sa matapos siyang maglabas ng galit. Sa puntong iyon, hindi na kumikibo si Daisy. Walang nakakaalam kung siya ay patay na o nahimate. Ang lahat ng mga supplier ay nadama na walang pag-asa. Lagot tayo. Lagot tayo. Walang paraan na matutulungan tayo ni Daisy ngayon. Ang magagawa na lang namin ngayon ay magmakaawa kay Dexter na dahan-dahan na lang kami. Lumuhag sila sa harap ni Dexter at nakiusap. Mr. Cruz, alam namin kung ano ang aming nagawang mali. Patawarin mo kami. Handa kaming gawin ang anumang hilingin mo sa hinaharap. Gayunpaman, malamig na sinabi ni Dexter. Mapapatawad kita, ngunit hindi magagawa ng Eurasia. May biglang nagsabi, Mr. Cruz. Nabanggit mo kanina na hindi tayo karapat-dapat na maging Eurasian. Paano kung tumakas tayo ng bansa? Sa ganoong paraan, hindi natin kailangang tiisin ang mga parusa ng Eurasia. Diba, Mr. Cruz, handa kaming umalis ng bansa. Tama, we're willing to leave Eurasia. Please, Mr. Cruz, huwag kang masyadong malupit. Please give us another chance. Taglit na nag-isip si Dexter at tumango. Okay, pagbibigyan ko ang hiling mo. Nang marinig iyon, lahat ay nakahinga ng maluwag. Gayunpaman, hindi sila natutuwa tungkol dito. Kahit na ang kanilang mga buhay ay naligtas. Ang lahat ng kanilang pag-aari sa Eurasia ay halos wala na kapag sila ay umalis sa bansa. Kasama doon ang kanilang mga ari-arian, connection, at maging ang kanilang pagkakakilanlan. Bukod dito, wala silang connection sa ibang mga bansa. Hindi sila magiging mga tao sa mga hangganan ng bansa. Lumingon si Dexter sa apat na supplier na tumabi sa kanya na nagsabing, salamat sa inyong patuloy na suporta. Kami, Linton Group, ay muling bubuo ng aming dating kaluwalhatian. You don't mind. Sana kayong apat ang pumalit sa kanila. Tuwang-tuwa ang apat na supplier kaya napaiyak sila. Kung tutuusin, tiyak na tataas ang kanilang mga kumpanya sa kanilang sukat kung sila ang kukuha ng mga order mula sa ibang mga supplier. Kabanata 2388. Gayunpaman, ang kanilang mga kumpanya ay hindi gaanong may kakayahang pangasiwaan ang lahat ng iyon sa sandaling ito. Kaya naman, ipinahayag ng kambal ang kanilang mga alalahanin. Sumagot si Dexter, hindi iyon problema. Ang Redwood Capital ay kasalukuyang subsidiary ng Linton Group. Kung ang iyong mga kumpanya ay kulang sa mga pasilidad. Pagkatapos ay gumastos ng kaunting pera sa pagpapalawak ng mga ito.
Ang Redwood Capital ay magbibigay sa iyo ng mga pondo ng libre. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaroon ng Redwood Capital ay upang suportahan ang mga lokal na negosyo. Ang iyong mga kumpanya ay mga marangal na korporasyon ng Eurasia. Tama lamang na ibigay namin sa iyo ang aming suporta. Napaiyak ang apat na supplier. Dahil sobrang naantig sila sa alok ni Dexter. Ang isang mahusay na alok tulad na ay ganap na hindi narinig nang. Sa pagkakataong iyon ay napagtanto nilang tama ang desisyon nilang pumanig kay Dexter. Samantala, ang mga mata ng ibang mga supplier ay namumula. Ang kanilang mga puso ay puno ng inggit. Kung kakampi lang sana namin si Dexter sa simula pa lang. Talagang makakaakyat kami sa rurok ng buhay namin at may inggit ang lahat sa amin. Sa kasamaang palad, walang babalikan. Puno ng labis na pagsisisi. Lumayo sila ng malungkot. Sabay lusot ni Daisy na kanina pa nagkukunwaring nahihilo at naglakad palayo. Gusto siyang pigilan ni Tavia nang sabihin ni Dexter. Huwag mo siyang pigilan. Hayaan mo siya, sabi ni Tavian. Dexter, Jinx ang babaeng yan. Kapag hindi natin siya haharapin, siguradong babalik siya at guguluhin ka. Well, that's only if she has the guts to do so. Then again, I need her alive to find out who's her backer. I want to know who is powerful enough to give her so much courage to show off. I see, tugon ni Tavian. Nasa wakas ay naunawaan ang mga intensyon ni Dexter. Nang wala na ang lahat, lumapit si Dexter sa mga pamilya ng mga biktima at sinabing, talagang ikinalulungkot namin ang nangyari sa mga miyembro ng iyong pamilya. Kasalanan namin kung bakit nagdulot ng ganitong kasawian sa iyong mga pamilya. Bilang paghingi ng tawad, gusto naming ibigay sa iyo ang lahat ng kanilang mga ari-arian. Ngayong umalis na ang mga supplier sa Eurasia, ang kanilang mga ari-arian ay hindi na sa kanila. Kaya naman, si Dexter ay malayang humarap sa mga ari-arian gayunpaman ay gusto niya. Sabi ng isa sa mga miyembro ng pamilya ng biktima, hindi namin kailangan ang pera. Gusto lang namin na pagbayaran ng mga salarin ang kanilang mga kasalanan. Pinatay nila ang pamilya ko. Gusto kong pagbayaran nila ang buhay nila. Tiniyak ni Dexter. Huwag kang mag-alala. Maaaring umalis sila sa Eurasia. Ngunit ginawa nila ang mga krimeng iyon noong nasa Eurasia pa sila. Kaya, kailangan pa rin silang parusahan ayon sa batas ng Eurasia. Sineseryoso ko ang batas ng Eurasia. Hinding-hindi ako iligtas ang mga lumalabag sa mga batas. Nagtataka ang mga miyembro ng pamilya. Hindi mo ba sila pinakawalan? Umiling si Dexter. Siyempre hindi. Hinahayaan ko lang muna sila na magkaroon muna ng mas mahigpit na reign sa kanila pagkatapos. Base sa pagkakaalam ko, ang grupong ito ng mga lalaki ay nakapaghanda na ng backup plan para sa kanilang sarili at nagtago ng malaking halaga ng pera sa ibang bansa. Kung ang pera na ito ay hindi maibabalik sa Eurasia, ang ating bansa ay mahaharap sa isang malaking pagkalugi. Kaya naman, sinadya kong hayaan silang bumalik upang hanapin ang kanilang kapalaran. Pagkatapos nito, magpapadala ako ng ilang mga lalaki upang kunin sila. Pagkatapos ay kasuhan para sa pribadong paglilipat ng kanilang kayamanan, na magiging sapat para makulong sila habang buhay. Sa wakas ay nagkaintindihan ang karamihan. I see. Salamat, Mr. Cruz. Inutusan ni Dexter si Tavian. Tavi, I'm counting on you. Failure is not an option for this. Naging emosyonal si Tavian hanggang sa mapaluha. Imposibleng hindi maging emosyonal. Pagkatapos ng lahat, ito ang kanyang unang pagkakataon na makatanggap ng isang order mula sa Great Marshal pagkatapos ng maraming taon. Mabilis na binigyan ni Tavia ng tamang military salute si Dexter. Opo, Ginoo. Dahil doon, nag-transform siya sa isang buga ng usok at nawala. Lumapit si Dexter kay Lacey. Sinabing, Lacey, natatakot ako na baka maging abala ka sa hinaharap.
Pinag-aralan siya ni Lacey ng nagninangas na tingin. Tell me, Dexter, ano ang relasyon mo sa Redwood Capital? Bakit mo natanong? Kabanata 2389. Stop acting. If you have nothing to do with Redwood Capital, how could they give their shares to us just that? Not to mention Redwood Capital wants me to be the chairperson of the board because they value my managerial competency. Mga tanga lang. Maniniwala sa mga ganyang bagay. Sabi ni Nancy, Lacey, hindi mo ba alam? Kumbaga, ang boss ng Redwood Capital ay si Mr. Tavian. Dahil nirerespeto ni Mr. Tavian si Dexter, tama lang na ibigay niya sa amin ang kumpanya. Same time na umiling si Lacey. Nancy, there's a saying where accounts should be settled. Even among brothers, kahit na tretuhin ni Mr. Tavian si Dexter ng may respeto. Walang dahilan para bigyan niya tayo ng Redwood Capital. Malaking halaga iyon. Alam mo ba, nahulog sa malalim na pag-iisip si Nancy at Tumango. Ham! Tama ka, kung nariyan pa si Tavian. Hihingi siya ng awa nang marinig na tinawag siya ni Lacey bilang Mr. Tavian. Pagkatapos ng lahat, siya ang asawa ng Great Marshall. Ito ay technical na hindi makatwiran para sa kanya na makipag-usap kay Tavian ng magalang. Nalipat ang tingin nila Lacey at Nancy kay Dexter. Kaya hinayaan ko lang na ikaw ang mag-manage nito. Lacey, naniniwala akong aakayin mo ang Redwood Capital sa magandang kinabukasan. Nakumbinsi sina Lacey at Nancy sa kanyang mga sinabi. At tumango sila. Tiniyak ni Lacey. I see. Don't worry, Dexter. Tutulungan ko talaga ang Redwood Capital na ilabas ang potensyal nito bilang public welfare organization. Gagamitin ang bawat sentimo para suportahan ang mga lokal na negosyo. Kapag bumalik na ang Linton Group sa dati nitong kaluwalhatian, regular akong mamumuhunan sa Redwood Capital para palawakin ang sukat at impluensya nito. Tinapik ni Dexter ang balikat niya. Alam kong ginawa ko ang tamang desisyon para gawin kang taong namamahala sa Redwood Capital. Samantala, sumakay na si Daisy sa kanyang sasakyan. Hindi nag-aksaya ng oras. Tinawagan niya ang kanyang backer. Si Jared Mixel. Si Jared ang kasalukuyang pinuno ng Mixel Group. Siya ang nag-utos kay Daisy na bumili ng Linton Group. Kasabay nito, naging assistant niya si Daisy bago itinatag ang Eminent Group. Maya-maya pa'y pumasok na ang tawag. Maamong sinabi ni Daisy, Mr. Mixel, may pagbabago sa mga plano. Nabigo kami. Nang marinig iyon, nagalit si Jared at pinagalitan. Walang silbi. Basura. Ano pa ang silbi ng pagsuporta sa iyo kung hindi mo man lang kayang harapin ang isang kumpanyang malapit ng bumagsak? With great caution, Daisy explained, Mr. Mixel, this isn't entirely my fault. Malapit na kaming magtatagumpay, pero biglang nagkaroon ng mga pangyayari. Pinigilan ni Jared ang galit at nagtanong. A sudden turn of events. What do you mean? Ipinaliwanag ni Daisy ang lahat kay Jared. Matapos marinig iyon, ipinahayag niya ang kanyang pagdududa. Imposible yan. Paano kaya iyon? Kilala ko ang pinuno ng Redwood Capital. Si Grayson pala. Baxter. Siya ay isang matigas ang ulo. Walang puso. At makasarili na tao. Ang hinahabol niya ay tubo. Hindi niya kailanman ibibigay ang ganoong kalaking kumpanya sa Linton Group ng ganoon lang. Sabi ni Daisy. Pero pinirmahan na nila ang kasunduan. Ang Redwood Capital ay isa na ngayong subsidiary ng Linton Group. Sabi ni Jared. Tatawagan ko si Grayson para magtanong tungkol sa sitwasyon. Tuturuan kita ng leksyon kapag nalaman kong nagsisinungaling ka sa akin. Kabanata 2390. Bulong ni Daisy. I wouldn't dare ta. Matapos ang tawag kay Daisy, agad na tinawagan ni Jared ang taong dating namamahala sa Redwood Capital na si Grayson.
Dumaan lang ang tawag pagkatapos niyang mag-dial ng ilang beses. Naiinip na tanong ni Jared. Gray, busy ka ba? Ano ang tagal mong sagutin ang telepono? Nalungkot si Grayson. Nako, wala masyado. Mister, Jared, may maitutulong ba ako? Mabilis na sinabi ni Jared. May kailangan akong itanong sa iyo. Naging maayos ang Redwood Capital. Bakit bigla na lang itong niregalo sa Linton Group? Noon ay kinabahan si Grayson. Bakit mo tinatanong? Nako, wala lang. Out of curiosity lang. Sagot ni Jared. Don't worry about it. Kung wala nang iba, I'll hang up now. Aba, sandali lang. Tinigilan ni Jared si Grayson na tapusin ang kanilang tawag. Gray, to be honest with you, I'm quite concerned about this matter. Mangyaring sagutin ang aking katanungan. Tinubukan siyang pigilan ni Grayson. Mister, Jared, kung hindi masyadong makakaapekto ito sa mga interes mo, I suggest you stay out of it bago ka masaktan. Doon, tumugon si Jared. Sa totoo lang, Gray, malaki ang epekto nito sa akin. Huminga ng malalim si Grayson bago sinabing, Mister, Jared, please don't tell me ikaw ang may pukana sa likod ng serye ng hindi makatarungang kompetisyon laban sa Linton Group all the while. Sumang-ayon si Jared sa kanyang pananahimik. Bumiti ng mapait si Grayson. Tapos ka na, Jared. Tapos ka na para. Sa katunayan, ang buong pamilya ng Mixel ay magkakagulo. Jared, let me give you a word of advice. Stop going against Linton Group. You are no match for Dexter Cruz. Bakit? Judging from your tone, I suppose he must have forced you to hand Redwood Capital over to him. Sabi ni Jared, napabuntong hininga si Grayson. To be honest with you, I'm not the actual boss of Redwood Capital. It's my brother, but my brother is nothing in front of Dexter. Pakli naman ni Jared. Kahit ganon ang kaso, walang ganoong kaganda kay Dexter. Gayun din, masasabi ko rin ang tungkol sa iyong kapatid. You're wrong. Dexter is way more powerful than you think. Kahit 10 pamilya ng Mixel ay walang halaga sa kanya. Paano ito posible? Gulat na gulat si Jared. Ang Mixel Group ay isang internasyonal na organisasyon na, beep, beep, beep. Bago pa matapos ni Jared ang kanyang pangungusap, naputol na ang telepono. Sa totoo lang, hindi si Grayson ang nagtapos ng tawag. May nakatayo sa tabi niya. Nakasuot ng uniforme ang matangkad at kahanga-hangang lalaki. At may nakalagay na logo ng lobo. Iyon ang logo ng Cygnus Room. Ang matangkad at matipunong lalaki ay mula sa Cygnus Room. Sa ngayon, siya ang namamahala sa pagtatanong kay Grayson. Kanina pa, ipinasa ni Dexter si Grayson sa mga awtoridad. Gayunpaman, nalaman ng mga awtoridad na maaaring may ilang bawal na koneksyon si Grayson sa mga banyagang bansa. Iyon ay wala sa jurisdiction ng mga awtoridad. Dahil dito, kinonsulte nila si Dexter. Kaya nagpa siya si Dexter na kunin ang mga miyembro ng Cygnus Room na humawak kay Grayson. Pagkatapos nito, natuklasan ni Grayson ang pagkakakilanlan ni Dexter bilang ang Great Marshal. Kaya naman sinabi niyang 10 pamilya ng Mixel ang hindi mapapantayan ni Dexter. Tiningnan ng staff ng Cygnus Room ang telepono at nagtanong. Si boss ba iyon ni Mixel? Grupo sa phone ngayon lang. Tumango si Grayson. Oo, hindi niya ito itinanggi dahil inutusan siya ng staff ng Cygnus Room na buksan ang speaker. Naririnig nila ang buong pag-uusap nila.